Guys, I'm back for another vlog, and for today's video, ayan, i-share ko sa inyo yung process and yung mga bagay na ginawa ko to register my Globe SIM card. Natin na these days, nire-record na tayo to register our SIM cards. So, this video pala is for Globe TM users only kasi yung nire-register kong number ko is Globe. Before we proceed, just don't forget to like this video, share this video, and comment kung meron kang mga question. Don't forget na din to subscribe to my YouTube channel. Inform ko pala kayo na sa pagre-register ng inyong SIM card or ng inyong SIM card, it requires a lot of patience. Kasi syempre madami ka dyang ma-encounter kagaya ko. Kailangan mo talaga ng patience dito kasi minsan nagka-crash yung app, paulit-ulit ka magtitake ng iyong picture. And may mga time pa na uulitin mo ulit yung ginawa mo kasi ayaw mapindot ng next, magbabalik siya, magre-refresh siya, yung mga ganun na mga scenario. Don't you worry, nandito ako, nagawa ko na siya, nai-register ko na yung SIM card ko, and natapos ko siya, so I am sure na pag finalo niyo yung instruction ko, magagawa niyo rin matapos yung pag-register ng inyong SIM card. Ano yung mga things na needed for this? Number one, kailangan mo ng data or ng wifi. Number two, kailangan may na-ready ka na picture ng iyong valid IDs. And last but not the least, of course, the patience. For Globe users, ito yung procedure or yung mga step na ginawa ko. Number one, ito yung link na ginamit ko. Kasi kung mapapansin nyo, meron sa mga Facebook na sinishare sila mga link, hindi yung gumagana or nahirapan ako mag-register doon. And also, I tried na rin downloading yung mga sa Globe, kagaya nito. Hindi siya gumagana, so may binigay sa akin link yung kapatid ko, and then I tried it, and gumana, so ito siya. And nasa description box din yung link if ever na hindi siya, or hindi nyo mahanap itong link na to. Kapunta ka na sa link na to, yung susunod mong makikita. So simple lang, follow me instruction, lagay mo yung number mo, and then i-click mo lang itong register na to. Ayan, may magsisend sa'yo ng OTP, i-check mo lang ang iyong inbox or message kagaya na ito, makikita mo isisend sa'yo ng Globe or ng TM yung OTP mo. Kung nalagay mo ng OTP mo, yung susunod na makikita mo. So, mapapansin mo, usually, yung nangyari sa akin, medyo matagal. So, ang ginawa ko, nirefresh ko siya or i-click ko itong part na to. Yan. And after that, makikita mo na ito na yung susunod. Ito yung sinasabi na about you. Ito yung makikita mo mga details na kailangan mong i-fill out. Yan yung name, address, birthday. So, information about you na isa inire-register mong mobile number or Globe number mo. So, after mo ma-fill out yung details about you, doon naman tayo sa identity. Yun yung susunod. Kaya dito sinabi ko na kailangan mo ng IDs kasi kailangan dyan yung GSIS mo, PRC, driver's license, PWD ID. Kasi dito mo siya ilalagay. Sa akin, ang pinili ko is driver's license. So marami ka naman pagpipilian dito sa mga list na to kung alin yung ID na meron ka. So ilalagay mo lang yung type ng ID mo. Next is yung ID number. And then after mo ma-fill out dyan, next is yung photo ng iyong valid ID na sinabi ko rin kanina. Dito, kailangan yung ID or yung photo na i-upload mo is 2MB. Yung photo mo is PNG, JPEG, PDF. And kailangan din yung photo mo is hindi cropped or blurred. Dito medyo nagkaroon ako ng hard time kasi super paulit-ulit ako. Part na to doon sa pagtitake ko ng selfie. Tagal ko siyang ginawa kasi paulit-ulit ako sa pagtitake ng pictures kasi ayaw nga niyang itake yung sinasubmit kong selfie. Kaya nasabi ko kanina, kailangan mo ng patience para dito. Ginawa ko binabaan ko yung resolution. Nakasobrang daming selfie ako bago niya itanggap yung aking sinend na selfie or ng aking picture. And tada! Ayan na, makikita mo ganito once na okay na yung in-upload mo na picture. Just make sure lang na hindi blurred, hindi crop yung picture mo para tanggapin niya. And take ka lang ng take hanggang sa tanggapin niya yung sinisend mong picture mo. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Minsan nakakainis lang kasi super tagal mo siyang gawin, pero okay lang yan. Tapusin mo kasi sobrang bilis lang naman once na-process mo na or nagawa mo na yung requirements na hinihingi niya. So after tanggapin ng file, i-click mo lang yung next. So ayan na, makikita mo nang lalabas ito yung terms and conditions. Then tada, tapos na ang pagre-register mo ng iyong mobile number kasi ito na yung makikita mong susunod.
lang for today's video. Sana may natutunan ka at mas napadali para sa iyo ang pag-register ng iyong Globe or PN number. Kung may questions ka lang, ilagay mo lang sa comment box. And don't forget to like this video and subscribe na din as well. Happy New Year, everyone! Bye!